Natalong kalaban ni Paalam, umalis na wala man ng Paalam. Yan ang ating pag-usapan. Good morning, good afternoon, good evening sa inyo lahat dyan guys. Worldwide, it's wide, Luzon, Visayas, Mindanao. Kapapasok lang pong balita sa pagkapanalo ng ating panlaban sa boxing. Walang iba kundi si Carlo Paalam. Kontra nitong matindi yung kalaban niya. Ito po yung 2016 Rio Olympic gold medalist si Jacobidina Zoirob. At siya yung sa men's boxing flyweight. Okay. Pero hindi pa rin siya umubra sa ating pambato ng Pilipinas. So ganun pa man, congratulations sa ating manlalarong Pinoy sa boxing, none other than Carlo Paalam. Congratulations, laban para sa bayan. And sa lahat na manlalaro din natin dyan, congratulations na rin sa inyo in advance. And of course guys, kung ito inyong papansin, sa kalagitnaan ng kanilang laban, medyo duguan itong mga dalawang boxing hero na to. So ayun po ang ating panoorin mamaya-maya lang kundi guys. So at least sa ating panlaban na dadadan Carlo Paalam, sigurado na tiyak na ang at least bronze medal para kay Carlo Paalam matapos makuha ang panalo via split decision sa kontra kay 2016 Rio Olympics gold medalist Jacobidin Zoirob sa men's boxing flyweight. So congratulations, Carlo Paalam. So itong part na to, ha mga tol, akala ng referee kamao yung tumama, pero ito yung klarong-klaro po dito na nagkauntugan silang dalawa. Hibatso, kapwa po nasusugatan itong ating dalawang mga manlalaro. Ayan po, ayan po yung So dito yung part guys na nagkauntugan pala sila. So klarong-klaro na hindi sa kamao yung sugat ng ating panlaban na si Carlo Paalam. So at least ganun pa man, congratulations sir Carlo Paalam. Tiyak na ang at least bronze medal para kay Carlo Paalam matapos itong makuha ang panalo via split decision sa ating 2000 Rio Olympic gold medalist na si Jacobidin Zoirob. So yung nag-decision na po yung referee guys, hindi po naiwasan ni Carlo Paalam na paluhod, natuwa o napaiyak pa nga siya dahil ito sa tuwa. At ito ang nakakatawa guys, nung nag-desisyon na po ang ating referee na panalo na ang ating pambato ng Pilipinas si Carlo Paalam, ay itong kalaban niya umalis na wala man lang paalam. Hindi pinapakita ang pagiging sportsmanship. So hayaan na natin at is panalo ang ating pambato ng Pilipinas Carlo Paalam. Congratulations! At I hope guys, na-enjoy kayo sa video. Huwag niyo sa mga kalimutan, i-subscribe ng GBR TV at hit the notification bell.